Part 7. Liim siyang napaismid. Sino sa akala ni Pablo na makikipagkita siya rito? Tsaka paano nito? Nalaman na siya ang may-ari ng Trinia's hideout. Okay, and tell everyone not to bother me in my office. Yes, ma'am. Kaagad siyang umalis sa kusina at nagtungo sa maliit lang niyang office pero tamang-tama lang para maangkin niya ang kayapaan na kailangan. Niya minsan, at least sa maliit na office niya, kaya niyang mag-isip ng matino. Maya-maya'y tumunog ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ito. Nag-iba ang kanyang panlasa nang makitang mensahe ito galing sa kanyang doktor. Pinapapunta siya sa hospital, ang lugar na pinakaayaw niya sa lahat pero binabalik-balikan naman ng kanyang paa. Habang buhay yata siyang itatali sa hospital at nayayamot siya sa tuwing naiisip niya ang bagay na iyon. Nagpa siya siyang lumabas ng kanyang opisina. Dumaan siya sa kabilang pintuan. Tinungo niya ang parking lot at kinuha ang kanyang sasakyan doon. Pupunta siya sa hospital dahil iyon ang sinabi ng kanyang doktor. Hindi ng kanyang katawan. Ngayon pa lang, tinamad na siya. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagmamaneho nang biglang nagbago ang kanyang isip. Bakit nga pala siya pupunta at makipagkita sa doktor niya? Wala pa rin naman magbabago kahit araw-arawin niya o doon tumira habang buhay. Ganoon pa rin ang resulta. Wala. Bigla niyang pinahihit ang manibela at nagpas siyang bumalik sa Trinia's hideout. Kapag busy siya sa kusina, nawawalan siya ng oras na isipin si Miguel. Mawawalan siya ng oras na tanungin ang halaga niya. Kailangan niya lang ay mag-focus sa ibang bagay. Tahimik na sinari niya ang pintuan ng kanyang sasakyan nang marating niya ang parking lot. Bumalik siya sa kanyang opisina at doon dumaan sa likuran para lang mag-ulat Pablo. Yeah, gusto niyang magalit. Masyado siya nitong ginulat. Paano nito nalaman na dadaan siya? Why are you here? I mean, what are you doing here? Stalking you. Well, prangkahan ang sinabi nito. Tinitigan niya si Pablo, harmless ang kagwapuhan ng binata at kung siya ang tatanungin, pwede niya itong gamitin para makalimutan niya si Miguel. Pero hindi siya ganoon kasama. Hindi niya gagamitin si Pablo. Hindi ikakaunlad ng puso niya iyon. Nasaktan siya dahil deserve niyang masaktan. Choice niya ito unang-una pa lang. Alam niya na ang kanyang pinasok. Alam niya kung saan siya dapat lumugar sa buhay ni Miguel kaya hindi siya pwedeng umarteng biktima at talunan. I'll tell you what. Stop stalking me. I'm not worth it. It's fine. Don't worry. I'm just curious about your life. And you did it by following me. Are you insane? Insane is a strong word, sweetie. What do you want? Tinatamad na tanong niya. Naimiwang na siya sa harapan nito. Why did you allow him to marry your sister? Natameme siya sa naging tanong nito. Agad umilap ang kanyang mata. Wala si Miguel kaya hindi na kailangan isuot ang maskarang magtatago ng sakit sa kanyang mukha. I'm happy for them both. What exactly are you trying to imply? I despise your eyes, agarang saad naman nito. What? Kumunot ang kanyang noo. Biglang liko sa kaliwa ang sinabi ni Pablo. Your actions indicate that you're fine, but what about your eyes? Your eyes tell you that you are not. Tinaasan niya lang ito ng kilay. Okay na sana. Ang tingin niya rito kagabi, pero hindi na pala. Nagbago na ang tingin niya. Pakialamera pala ang isang to sa buhay niya saka pakialam nito. Kaya lang ba ito nagpunta? Sa Trinia's hideout para sabihin sa kanya ang katagang iyon. Malaki na siya. Jeez. Hindi siya batang paslit para pagsabihan dahil alam niya ang kanyang ginagawa. You are banned forever from Trinia's. Have a good day, akmang lalagpasan niya si Pablo nang sumigad ang sunod-sunod na kirot sa kanyang ulo. God, ang sakit. Napahawak siya sa isang tabi at mabilis naman siyang dinaluhan ni Pablo. Shit, you're not okay. I'm okay. Kasunod niyon ay nag-black. Out na sa kanya ang lahat. Nawalan siya ng malay. Ang nag-alalang mukha ni Pablo ang namulatan ni Luciana nang magising siya. Kaagad niyang tiningnan ang kanyang kamay para lang mapangiwi sa nakitang may nakasaksak na IV fluid doon. Great, now you awake. Hindi niya pinansin si Pablo. Nakatutok ang kanyang atensyon sa IV fluid. Gusto niya itong tanggalin pero nanginginig ang kanyang kaliwang kamay. Hindi niya kayang tanggalin. Don't think about it, Luciana. You need to rest.
I'd like to rest at home. Don't overdo it. I'm serious here. I'll rest at home, so please go get the doctor for me, or I'll damn pull this damn thing. Tinutukoy niya ay ang dextrose sa kanyang kamay. Tinanggal din niya ang oxygen na nakakabit sa kanyang ilong. Mas lalo lang siyang kinain ang kanyang anxiety sa isipin nandito siya sa loob ng hospital na ito. Such a noise eh, nilang naanis nito pero sinunod ang kanyang gustong mangyari. Lumabas ito at ilang minuto lang ay may pumasok na doktor, kasunod ng doktor si Pablo. Nakapamulsa si Pablo at halatang nena sa kanyang pinakitang asal ngayon dito. Pakialam niya rito ba, hindi niya gusto ang hospital, period. Why do you hate the hospital? Tanong ni Pablo nung na-discharge na siya. Because I hate it. Pinalik niya rin ang tanong nito. Umayaw pa nung una ang doktor at kailangan nito mag-undergo ng ilang test sa kanya pero hindi na kailangan. Para saan ang test? She's healthy enough. Walang mali sa kanya at wala siyang sakit. Stress lang ito. Stress at wala nang iba. Hindi masyado malalang sakit kaya bakit pa kailangan ng mga test kung pwede naman umuwi agad. Come on, there's got to be a reason you despise hospitals. If I have reasons, I'll tell them to you, not the other way around. And please, mind your own business. Funny, anas nito. Funny, yeah, you still treat me like an enemy who interferes with your life after what I did. Umilap ang kanyang tingin. Stop talking to me. Sa kanya binaling sa ibang direksyon ang kanyang tingin. Balak niya sanang mag-taxi na lang pero dahil wala siyang kapera-pera at si Pablo pa talaga nagbayad sa hospital bill, kaya wala siyang choice kundi ang sumama sa lalaki at makisakay sa sasakyan nito. After all, Pablo is harmless human. Siya lang ang nag-iisip na hindi dahil iniisip niyang isang malaking threat sa buhay niya ang lalaki kapag mapalapit siya dito, just like Miguel. Sa buong biyahe, hindi siya kinausap ni Pablo. Hindi na rin siya nagtaka nung hinatid siya nito sa apartment niya at hindi sa Trinia's hideout. Thank you, Kiming Ains niya. Yeah, just do extra care next time. Hindi siya sumagot. Umibis na siya sa sasakyan nito at tinungo ang elevator. Hindi na rin siya nag-abalang lumingon sa lalaki. Nang marating niya ang kanyang apartment, nanginginig ang kanyang kamay na napahawak sa doorknob ng pintuan. Mabuti na lang at nasa bulsa ng kanyang pantalon suot ang susi. Kaagad niyang binuksan ang pintuan at nagmamadaling pumasok sa apartment niya. Pero hindi niya pa magawang isara ang pintuan nang sunod-sunod na samigid ang sakit sa kanyang ulo. Hindi, nasa bag pa naman niya ang kanyang gamot. Wala siyang iniwan kahit isang gamot sa apartment niya. Hindi naman kasi siya fan ng pag-iinom. Minsan nga sinasadya niyang kalimutan uminom para isipin normal pa rin ang lahat sa kanya. Kahit nanginginig ang kanyang kamay at tuhod, tinungo niya pa rin ang sofa sa sala at mabilis na umupo roon. Habol niya ang kanyang hangin. Bullshit. Bakit ba kasi panira tong sakit sa ulo niya? Dati, hindi naman ito lumalabas agad. Ngayon, madalas na. Kailangan tawagan niya ang Trinia's hideout at ipasuyo sa staff niya ang kanyang gamot. Luciana, you left your hand care. Kaagad natigilan si Pablo nang makita siya nitong nahihirapan huminga at dumadaing sa sakit ng ulo. Damn it! See what I told you! Hindi na siya nag-react nung buhatin siya kaagad ni Pablo. Pakiramdam niya, para lang siyang manika na binuhat nito at sobrang ganya. Gusto niyang imulat ang mata pero hindi niya magawa. Stubborn! Hindi siya kumibo dahil totoong matigas ang kanyang ulo. Hindi lang yan, parang mabibiyak din ang ulo niya sa sakit. Bring me to Zuleika Medical Group. What? Why? Nagtatakang napatingin ito sa kanya, inisip kung bakit malayong hospital ang kanyang binanggit samantalang mas may malapit naman. Just take me there and look for my doctor named Victoria Concerto, he knows what to do. Okay, you're freaking me out. Nag-alalang saad nito at ramdam niya Luciana na tumakbo si Pablo habang buhat-buhat siya nito. God! Kailan mawawala ang sakit na nararamdaman niya ngayon? Kapag ba pumunta siya ng hospital, mawawala na ang sakit na nararamdaman niya ngayon o mas lalo lang madedagdagan? To be honest, pagod na siya. Mag-isa lang siyang lumalaban sa buhay niya. Hindi niya magawang tumakbo sa kanyang ama na ngayon ay tuluyan na siyang tinuring na strong hero.
Hindi niya rin magawang tumakbo sa kanyang agwelo at agwela para sabihin sa mga ito ang kanyang sitwasyon. Natatakot siyang masaktan ng dalawang matanda na mas tinuring niyang pamilya. "Hey Lucy, don't close your eyes." Pinilit niyang imulat ang kanyang mata. Nasa sasakyan na sila ngayon ni Pablo. Gusto niyang hawakan ang kanyang ulo pero hindi niya maramdaman ang kanyang kamay. "I can't feel my hand." Halos hangin na rin ang lumabas sa kanyang bibig. "Don't say anything. I'm driving as fast as I can. We're too close, Lucy. Just hang in there, okay?" Tumango siya. Thankful siya na andyan si Pablo. Paano na lang pala kung wala ito? Ang hirap naman talaga mamuhay mag-isa pero nakasanayan niya ng mamuhay na siya lang lagi at walang kasama. Sunod-sunod na palm attack ang kanyang luha. Naawa siya sa kanyang sarili ngayon. Kinaawaan niya, literal. Ilang sandali pa ay naramdaman niyang binuhat siya ulit ni Pablo at nilagay ang kanyang katawan sa stretcher. Gusto pa sana niyang imulat ang kanyang mata ulit pero masyadong mabigat na ang mga iyon. Hindi na rin niya maramdaman ang kanyang paa at kamay, namamanhid ang lahat sa kanya at pati ang kanyang pandinig ay parang biglang nawala. Hindi niya marinig ang boses ni Pablo. Ang boses ng mga nurse at doktor. Kaya ayaw niya sa hospital. Nagiging isa siyang walang kwentang nilalang pag nakasakay siya sa stretcher. Nagiging manhid ang kanyang buong pagkatao. At alam niyang pagkatapos nito, para na naman siyang isang walking robot na walang nararamdaman kahit ano dahil sa medsina na ipapainom sa kanya. Ilang gamot ba ang kanyang iniinom? Gaano kalaki ang mga iyon? Ang lasa, ang kulay. Iniisip niya pa lang ang kulay at lasa, gusto nang umayaw ng kanyang puso. Pero may magagawa ba siya? Isa, dalawa, tatlong boses ang kanyang naririnig na nag-uusap. Nanatiling madilim pa rin ang kanyang paligid o dahil nakapikit ang kanyang mata. Alam ni Luciana na nasa hospital siya. Hindi na ito biro o isang panaginip. Totoong nasa isang silid siya ngayon ng hospital dahil sa amoy at tunog ng monitoring device. "Are you two related to her?" "Yes." Gusto niyang magmulat pero sobrang bigat ng kanyang pakiramdam. "That's good to hear, considering Luciana is a quite private woman who doesn't want anyone to know about her health. Can you elaborate?" Boses ito ni Miguel. "Wait, Miguel. Anong ginagawa ni Miguel dito kung ganun?" Gusto niyang pilitin magising pero ayaw makisama ng kanyang katawan. "I feel bad for her." Napabuntong hinga ang doktor. "There's a chance her mind is awake and aware of what we are talking right now. I propose that we go to my office so that I can properly explain everything." Gusto niyang pigilan ang kanyang doktor sa anuman balak nitong sabihin pero wala siyang magawa. Hindi niya makapa ang kanyang boses at kasunod niyon ay bumukas sara ang pintuan. Lumabas ang mga ito at naging tahimik na ang buong paligid. Kailangan niyang magising. Kailangan niyang magmulat ng mata pero paano pala gagawin iyon? Kung lahat sa kanya ay namamanhid. Pati na rin ang kanyang puso. Kahit anong gawin niyang galaw, hindi niya magawa. Para siyang nakatali. Parang tinali ang kanyang katawan sa isang mahigpit na bakal. Ayaw niya ng ganito. Pakiramdam niya kapag nasa kama siya ng ospital, mas lalong nanghihina ang kanyang katawan. Mas lalo lang nawawala ng lakas ang kanyang mga tuhod. Pero kahit anong pilit niyang magmulat ng mata, para naman may humihila sa kanyang diwa na matulog. Pilit niyang nilabanan Leon pero tuluyan siyang nahila pabalik sa kadiliman at bumalik sa nakaraan kung paanong ayaw niya ng hospital. "Luciana Wilson, right?" Kaagad siyang tumango sa doktor na bumisita sa kanyang silid ngayon. Abot-abot ang kanyang kaba lalo na sa paraan ng pagtingin nito sa kanyang mga test results. "Let me put it this way, I'll let you choose first. Which would you rather hear, the good or the bad news?" Umigpit ang pagkakahawak niya sa hospital gown na suot, isang araw lang siyang nanatili sa silid na iyon pero pakiramdam niya, isang taon na. "Let's jump to the bad news, Doc. You sure?" Nag-alangan naman siyang tumango. Gaano ba kaseryoso ang test na ginawa sa kanya at pati ang doktor ay nagdadalawang isip. "Okay, Luciana, I don't want to alarm you, but you have a brain tumor." Biglang gumuho ang kanyang mundo. Muntikan pa siyang malaglag sa kanyang kinauupuan at hindi siya makapaniwala sa sinabi ng may katandaan doktor. Nag-joke ba ito? Dahil kung nagbibiro ito, tatawa na siya. "Brain tumor. How in the world did I get that shit?
According to the results of your MRI and other tests, it leads to a brain tumor. Luciana, your headache isn't normal. It is an early sign symptoms of a tumor, along with numbness or tingling in the arms or legs, nausea and vomiting for no apparent reason, memory problems, and the list go on. Hindi niya na kayang pakinggan ang sinabi ng doktor. Basta lang nagsiunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. Ang buong akala niya, normal lang itong pananakit ng kanyang ulo. Akala niya, migraine lang. Pati ang minsan panlalabo ng kanyang mata, at panghihina ng dinag, akala niya sa mata lang din. Kasi ba naman connected lang ang mata at ulo kaya inakala niyang migraine lang ito. Nagpunta siya sa hospital na ito para magpa-check up at magpa-resete ng gamot para sa migraine. Mas may ailalala pa pala ang migraine na iniisip niya. Do you want me to tell you the good news, Luciana? Mabilis siyang tumango, pinunasan ang luha. Hindi nakakatulong ang luha niya para umiyak ng umiyak. Andito na ito, So be it. What's the good news? What type of brain tumor do I have, Doc? Is it benign or malignant? Sunod-sunod na tanong niya. Namumula na ang kanyang pisngi at mata na ilang sandali lang ay iiyak na siya. You've got a grade isang astrocytoma. It's a small tumor that grows slowly in your cerebellum, and no worries, it's curable. All we need to do is resect that tumor and you're good to go. Nakahinga siya sa sinabi nitong curable pero. Teka, bakit at paano siya nagkaroon ng tumor? Dapat pa rin ba siyang magsaya? Matuwa. I don't get it. Why me? Nangilid ang kanyang luha. Hindi niya mapigil ang umiyak sa harapan ng doktor. Hindi niya kasi maintindihan kung bakit siya pa, sa dami-dami ng tao, bakit sa kanya kumapit ang sakit na ito. Even researchers and doctors do not know the exact cause of brain tumors, Luciana. But I guarantee we can remove that tumor inside your head. Nanghihinang napasandal siya sa headrest ng kama. Kumukuha siya roon ng lakas na ilang sandali lang ay gugupuin siya ng kanyang kahinaan. Brain tumor. Bakit at sa kanya pa ito nag-akyat bahay? Wala sa kanilang pamilya ang may ganitong sakit. Ang hirap isipin na sa kanya ito damapo. Hindi siya handa sa magiging reaksyon ng kanyang ama. Can I go home now? Yes, you certainly could. But I'll give you a prescription for a medicine that you must take. Please remember to drink them, okay? And, Luciana, we need to remove that tumor surgically as soon as possible. But for the time being, this medication will act as a pain reliever. May nilista ito at binigay sa kanya. Tiningnan niya iyon. Mga gamot liyon at mas lalo siyang napaluha. Hindi nga talaga siya na naginip lang o binangungot ngayon. Pagkatapos niyang mabili at mabayaran ang bill niya sa hospital, diretso na siyang nagtungo sa parking lot at sumakay doon sa kanyang sasakyan. Sa loob ng kanyang kotse, doon niya binuhos ang lahat-lahat. Sakit, pagtatanong, paano at bakit hanggang sa tuluyan naman hid ang kanyang pakiramdam at wala na siyang may luha pa. Pinunasan niya ang kanyang luha at tinanggap sa araw na iyon ang kanyang sakit. Brain tumor lang ito, matapang siya. Ngayon pa ba siya susuko? Pamayat na siya. Nagawa nga niyang kunin ang ganitong katawan sa pagsisikap lang at hindi dumaan sa kahit anong surgery. Malalagpasan niya rin ang problemang ito at hinding-hindi siya magpapatalo sa sakit na ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan sa Google kung ano ang sanhi at kung ano ang gagawin para sa sakit na damapo sa kanya. Pero halos natingnan na niya yata lahat ng site, walang nakakapagsabi kung ano sanhi at kung bakit siya nagkaroon yun. Siguro, nung nagpaulan ng sakit ang langit, sinalo niya una yung ambon. Luciana. Ha! Boses ito ni Miguel. Nakatulog pala siya, nanaginip. Ginalaw niya ang kanyang kamay at nagliwanag ang kanyang pakiramdam nang maramdaman niya ang kamay. Akala niya, tuluyan na siyang namanhid. Sinunod niya ang kanyang mata. Dahan-dahan niyang minulat yun hanggang sa tumambad ang nakakasilaw at puting kapaligiran ng silid na iyon. Kaagad tumiim ang kanyang tingin sa gwapong mukha ni Miguel. Hawak-hawak nito ang kanyang isang kamay at kung tama ang kanyang nababasa, nag-alala ang mukha nitong nakatunghay sa kanya. What are you doing here? Really? You are asking me that? May bahid na galit ang boses nito pero saglit lang iyon. How are you feeling right now, Luciana? Umilap ang kanyang mata.
Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay na hawak nito pero wala siyang lakas para gawin iyon. Bakit hindi niya gusto ang pag-alala na nasa mukha nito? I'm fine. What did my doctor say? We'll talk about it later. Right now, all you need is rest. Hindi siya sumagot. Sa kanya naalala si Pablo kaya mabilis niyang nilaybot ang tingin para hanapin ang binata at nakita niya itong nakaupo sa sofa, nakatingin sa kanila. Especially sa kanya. Pablo. Yeah. Bahagya itong ngumiti. Sorry I made you worry but thank you. Don't mention it. Tumango siya at muling binalik ang tingin kay Miguel sa kanya naalala si Loriana. Biglang napaunat ang kanyang katawan. I never told anyone, not even your sister and... When Pablo called, I ran here right away. God! Lucy, you scared the hell out of me. Nakahinga siya ng maluwang sa narinig. Walang alam si Loriana. Good. Ayaw niyang mag-alala rin ang kapatid niya. My doctor informed you both that I have a brain tumor, am I right? Yeah. Sabay na sagot ng dalawa. Then why are you still here? Tumingin siya kay Miguel. Sa sinabi niyang iyon, humigpit ang pagkakahawak ni Miguel sa kanyang kamay. May gusto itong sabihin pero pinili nitong huwag magsalita. Basta lang nakatitig sa kanya. Ang kulay ginto nitong mata. Lucy, what's keeping you here, Miguel? You're supposed to be with your teammates or my sister. You see, I'm okay. Hindi mo na kailangan manatili sa tabi ko para damayan ako. Kaya ko ang sarili ko, Miguel. Kaya ko ang sarili ko. After all, my brain tumor isn't particularly dangerous. It can be cured, and it can be removed from my head with just one surgery. So yeah, you can go. Ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi na siya nagulat nang sagutin siya nito sa Tagalog. Marahil ay sinadya rin ni Miguel para hindi sila maintindihan ng pinsan nitong si Pablo. I'll buy my coffee outside. Kaagad na tumayo si Pablo at lumabas. Sila na lang ang naiwan ni Miguel sa loob ng silid na iyon habang hawak-hawak pa rin ang kanyang kamay. Wala yata itong balak bitawan ang kanyang kamay. You can let go of my hand. Why did you hide this from your family? Kung nandito ka lang para sermonan ako, please just leave. I don't wanna explain myself why I am doing this. You wouldn't understand. Try me. Umiti lang si Luciana at pinikat ang mata. Bakit niya sasabihin in the first place kay Miguel ang sakit niya, di ba? Ano ba ang meron sa kanila? Kung sinabi niya ba ang kanyang totoong sitwasyon, may gagawin ba ito? Mananatili ba ito? Maawa? Ano ba? I wanna go home. Luciana, would you please inform my doctor that I would like to speak with him alone? Nagmulat siya ng mata. She meant it. Kailangan niyang kausapin ang doktor. Napabuntong hinga si Miguel sa kanyang sinabi at matagal muna siyang tinitigan. Okay. Saka ito tumayo at lumabas. Habang siya ay napatingin sa pintuan na nakasara. Parang binugbog ang kanyang katawan pero sapat na iyon para may galaw niya ang mga kamay at paa. Ang kanyang ulo naman ay hindi na masakit at mabigat. Aside sa masakit ang kanyang katawan, wala na siyang ibang nararamdaman sakit. She's okay. Iyon ang alam niya ngayon. Ilang sandali pa ay pumasok ang doktor na tumingin sa kanya. Masaya ito nang makitang gising na siya at nakakapagsalita na. Habang si Miguel hindi na pumasok. Sinunod nito ang kanyang pakiusap na gusto niyang kausapin ang doktor ng sarilinan. I'm going to be honest with you, Luciana. Your brain tumor is rapidly spreading. What exactly do you mean? Kinakabahang tanong niya sa doktor. Napabuntong hinga ito at umupo sa isang upuan. Tinanggal nito ang suot na salamin sa mata at mariin siyang tiningnan. We can't perform any surgery. Removing your tumor from your brain is extremely dangerous, Luciana. Astrocytoma can be a slow-growing tumor or an aggressive cancer that grows quickly, and right now, your tumor is located near your sensitive brain tissue. Napaawang ang kanyang labi sa narinig. Pinag-aralan niya ang mukha ng doktor hanggang sa tuluyan bumagsak ang kanyang luha. Wala siyang maapuhap na sasabihin. Does it mean, mamatay siya? Napangiti siya ng mapait habang malayang dumaloy ang kanyang luha. So be it, ilang buwan pa lang ang nagdaan mula nung nalaman niyang may tumor siya at ngayon, nakakagulat ang balitang hindi na kayang oprahan ang namumuong tumor sa kanyang utak.
Kung sa bagay, wala siyang dapat sisihin kundi sarili niya lang. How dangerous is it? Or, to put it another way, how long am I going to live? Luciana, are there any other options, such as chemotherapy or radiation therapy? Unfortunately, no. Pinunasan niya ang kanyang luha. Kaya pala hindi umalis si Miguel. Kaya pala nanatili sa tabi niya ito hanggang sa nagising siya, ipupuste niyang alam na ni Pablo at Miguel. Mapait siyang ngumiti. Ano pa nga ba ang halaga kung mabubuhay siya? How much time do I have? You can tell me, I'm not afraid. Isa to 2 years. Napalunok siya sa narinig. Ambilas lang pala. Okay, hindi siya magtatanong kung bakit. May isa o 2 taon pa siya para mamuhay. I'm so sorry, Luciana. Nah, it's okay. I'm grateful I am still alive today. Can I go home after this? Yes, you could. I'll give you another dose of medicine, and this time you must drink it. Tumango siya. 1 o 2 taon. Pwede na iyon. Kahit ayaw niya ng gamot, this time iinuman niya. Saka, kailangan niyang umatid sa kasal ni Luriana at Miguel. Matapos silang mag-usap ng doktor at banilinan ng dapat niyang gawin at kung anong posibleng mangyari habang daladala niya ang sakit na ito, nagpaalam na ito at iniwan siya mag-isa sa silid. Saka naman pumasok si Miguel na puno ng awa ang mata na nakatunghay sa kanya. Agad niyang binaling ang tingin sa ibang bagay. Hindi niya kayang salubungin ang mata nitong kulay ginto. I'll take you home. Ha? Napatingin naman siya rito at sa kanyang gulat, masuyong ngumiti si Miguel. Bigla tuloy naging abnormal ang tibok ng puso niya. Dadalhin na kita pa uwi. Sasama ka sa akin, Luciana. Sasama. Gusto niya pa sanang magsalita pero nakalapit na sa kanya si Miguel at isang mahigpit na yakap ang binigay sa kanya na hindi niya kailanman inaasahan. What happened? Hanggang lalamunan lang niya iyon. Nagulat siya. Bakit naging ganito ang reaksyon ni Miguel? Hindi pa naman siya mamatay. Your pain is my pain, Lucy. At nalaglag ang puso niya.